my super init, guys. Oh my god. Grabing init. Oh my god, napakainit. As in, super init ngayon, guys. According to the news nga, ito yung pinakamainit na temperature dito sa Victoria sa ngayong taon. Diyos ko, kawawa yung mga baka. Super init. Kaya nga nag-sleeveless lang ako at saka nag-short. Kasi, at saka mag-apron ako kasi hindi talaga kaya kapag mag-wet gear. Sobrang init na nun mamaya. Oh, sakit sa ano, sa ulo yung init. Kawawa talaga yung mga baka mamaya. Pero, good thing lang is, meron namang shower sa yard or yung tinatawag namin na sprinklers. So, yan, i-on natin yan mamaya. Papaandarin natin para yung mga baka natin hindi kawawa. And then, kawawa din si Joed kasi siya yung nag-cows in. So, sabi ko sa kanya, maglagay ka ng moisturizer. Sunscreen kasi ang hirap ng init dito sa Australia. Kailangan mag-sunscreen ka talaga. May dala akong balde kasi kinuha ko to nung nakaraan, nilagyan ko ng gatas. So ibabalik ko doon kasi hahanapin to mamaya ni boss. Magagalit naman at tinadala ko yung mga gamit sa dairy papunta dito sa bahay na hindi ko binabalik. So ayan, mag-shirt lang tayo. Tara na. Pero yung mga guya dyan is, meron naman dyan silang water trap. Yan, andun sila umiinom ng tubig sa water trap nila. Yan. Grabe, ramdam talaga nila yung matinding init. Tapos meron silang sinisilungan na kahoy dyan. Kaya hindi yan inaalis. At saka doon, yan, sumisilong din dyan sila. Yan. Huy. Grabe. Sakit sa balat. Okay lang kasi andito naman ako sa loob ng shed. Magmi-milking lang naman ako. Pero yung kawawa nito is yung sa labas. Yung mga outdoor na nagtatrabaho sa labas. Kagaya ng nga nag-cows in si Joed. So siya yung babad sa init mamaya. Mga 30 minutes or 35, up to 35 minutes kasi yung pag-cows in. So andun babad siya for 35 minutes. Ayan. Ayan. So, babasain ko lang yung platform. Tapos i-on ko na yung sprinklers natin. Lahat ng platform para at least pagpasok ng mga baka fresh yung feeling nila. So, ito naman guys yung ganap kanina sa paddock habang nagka-cows in si Joed. Dinig na dinig pa yung hingal ni Nala sa sobrang init. So, okay naman yung paglalakad ng mga baka. Sabi ko kasi sa kanya kung pwede makapag-video siya habang nagka-cows in siya kasi para ma-insert ko din dito sa aking vlog. So, ayan. Okay naman yung paglalakad ng mga baka. Hindi naman sila masyadong tinatamad. At si Nala, of course, ay tumutulong lang sa pagtutulak sa kanila. Alam nyo ba, guys, na meron dyang mga water trap din sa pinagdadaanan ng mga baka na yan para at least ay hindi sila mauuhaw at kahit saan ay mayroon silang tubig na pwedeng pag-inuman. So, malaking tulong yon sa kanila. Especially ngayong summer. So, ayan, papunta na sila sa yard para mag-umpisa na kami ng milking. Habang ako, of course, ay naghihintay lang doon sa may shed.
Okay. Ayan na sila, oh. Dumaan pa sa water trap para uminom ng tubig. So, meron tayong mga sprinklers dito. Yan. Papaandarin natin yan para mag-shower sa kanila mamaya. So, paandarin natin. Ayan. Dalawa yan. Isa. Isa yon. Tapos may isa pa dito. And then, doon meron din isa. So, bali tatlo lahat. Yan. Come on, let's go! Yan, punuin lang natin yung yard kasi kapag inumpisahan kong paandarin yung shower or sprinklers nila, tubig dito sa yard, hindi sila papasok. So, kailangan papunuin ko muna sila dito at saka bago siya paandarin. Sayang at malilinik. Naka-open na din. So, on ko lang yung flat cooler. Yung flat cooler na yan is yung ito. Yan. So, yan. And then, yung compressor ng tip spray sa labas. Oh! Diyos ko, Ginoo. At wag na wag natin kalimutan i-on yung ating bath. Dahil napakainit ngayon. As you can see here, 25 degrees. Pero, bababa pa yan. Kailangan, nasa 3 degrees po mamaya. Or before ma-harvest, nasa 3 degrees siya. Huwag natin kalimutan. Kasi minsan, nakakalimutan i-on yung vat na yan. At ngayong summer, hindi yan dapat makalimutan kasi masasayang yung gatas, mapapanik. So, itatapon lang yan. So, wag na wag natin kalimutan yan. So, tara, mag-upisa na tayong mag-milking. Lagay lang natin yung apron natin. Caps off ako ngayon. Kasi kanina umaga ako dito sa caps on. Pero kasi nagtutulak kasi duwit ng mga baka. So, upisahan ko lang habang wala pa siya. Andar ko na yung shower nila. Hindi na kayo maiinitan. Magsha-shower na kayo. Malaking tulong yan para hindi sila ma-stress at maano sila. Feel fresh! May isa pa doon, pero mamaya ko na yun buksan pag, ano, pagdating ko sa kabila. Tingnan mo yung isa doon. Oh. Ay, naku. Super init ba? Andun na si Joy, nagsarado na ng escape gate.
Kahit mainit, may mga ganyan-ganyan pa siya. So, ayun. Taps off ako. Punta na ako dun sa kabila. Check natin yung ibang mga... Ano ba pa merong mga cups na hindi gumagana. Papaanda rin ko pa tong isa. Yan, dyan. Para tatlo talaga na sprinkler. Tatlong sprinkler yung ipaano natin sa kanila. Hindi na sila maiinitan. Magpa-plant wash na tayo. Excited na ako. Day off ako bukas. Kami ni Joed. Dalawang araw na day off. Anim na araw na trabaho. So, ayan. Start na tayo ng plant wash. May feed pa ako na guya doon. Yung isa. Bago. Feed ng nag-iisang bagong guya doon. It's time to go home. Tapos na yung milking natin. Tsaka tapos na rin yung roster natin na anim na araw. Day off natin bukas. Yay! Yung tulog ko mamaya. Mga alas 8 ng umaga ako magigising dito. So, it's time to go home. Bye! Uwi na ako. Gugutom ako. Tara. Uwi na tayo, guys. Lakad lang tayo pa uwi. Okay na yan lahat dito. Hindi na mainit. Let's go. Uwi na. Saya-saya. Day off bukas.